morning! We're back! Another Dota Action na nakaabang para dito ngayon sa Entity at Team Secret Game number 2. Good morning, guys! Kanina pa ako good morning ng good morning dito. Good morning! Pagkasanay, no? Kaya na. Morning person yarn. Hindi ka na morning person. Mm-mm. Ah, tarado. Bukat pa. Ayun na ka. Sira ulo talaga tanda. Guys, good morning po. Salamat po sa pagsama sa amin. Kila Yeno, John Mark Gonzalez, kay Cray, John Mark Canlas. Hello guys, mag-comment lang kayo guys kasi malay natin, di ba, kung last game na to, edi, hindi man lang kayo, ano, kaka-comment na, bati dyan. Oh. Hi Christian, Mark Nino, good morning everyone. Run, rip. Ay, meron akong tropa, tapos meron siyang pamangkin, ganyan mismo yung pangalan, Dran Rev. Dran, baka siya yan. Hindi para baliktarin lang, as Brent, ano yan eh, Bernard data. Bernard. Ah, talaga? Yun talaga sinadyang Dran Rev. Si Raul yung magulang. Sabi ko, ang lakas ng trip, pati siya anak, pinag-tripan. Oo nga. Dran Rev talaga, guys. Hindi siya yung binaliktad lang na Bernard, ah. Hindi lang nickname. Oh my God. Huwag yung gagawin sa anak niya na. Sa sakali man. Oh, ano, nakita ko lang sa pangalan ni tropa. Buti na lang, Dayan ako, hindi Einad. Reset. Ay, hello kay Royce Gabriel. Ayan ang kapitbahay natin sa Gen 3. Hi kay Pao. Hello po. Oh, Alaska Wear. Mamatay. Hello, Carl Christian. Kay Jace, hello. Diba? Guys, comment kayo guys para pares talaga, para pares talaga tayong alive na alive dito. Oo, samahan nyo naman kami. Oo, kasi grand finals na rin to guys. And also, waiting na rin po tayo sa kung sino ba yung huling team from the Western Europe na magko-qualify nga. Nauna na po ang OG and then itong Tundra. So, hinihintay na lang yung result ng ating series mamaya. Sabihin natin kung sino na ba yung mga nag-proceed sa iba't ibang regions then after ng game na to or ng series na to. Yes, sir. Pero for Western Europe, again, OG Tundra po ang pasok. Mm-mm. Silang dalawa pa, alright? Yun. Okay. Ay, sila Jay at Jules ang nag-game 5? Oh my God. Lifesaver. Hashtag safe. Hashtag EPAS. Kami dapat dun, guys, eh. Tapos nakipagpalit si Jules kasi nga may lakad sila. Family day. Yes. So, sila yung napunta sa best of 5. Kami dito sa best of 3. Hindi lang yun. Alam mo ba, nasisisi na din yung caster kanina kasi natatalo yung darling. Laging ganun, no? Basta hindi kami okay yun. Okay lang guys. Basta sisihin din namin kayo minsan. Oo, kayo din minsan. Ben, kami naman lagi. Oy, nabati na namin ang mga nasa Twitch kasi kanina. Hello. Wala nang bago nag-comment. Ikaw lang, GX Denden ang bago. And also, yung dalawang blue. Guys, wag kayong mag-dark blue. Easy winner. Royal blue. Hindi mabasa yung pangalan niya, guys. Good morning. Pero ito, James, yung ursa na hinahanap mo kanino. Lumabas na nga. Game number 2, Crystal is Hero. So for Team Secret, sobrang ganda pa din ang kanilang draft dito sa may game 2. For Entity naman, pinanghawakan nila dito etong, kinuha nila etong NP. Kasi ang laking tulong din naman ng naging NP ni Poppy from the game number 1, diba? NP. So, sumagot na in terms of objective taking yung Entity. But for me, I like the draft ng Team Secret. Kompleto sila din in terms of damage, in terms of burst. Overall, ang medyo problema lang dito is yung quick removal ng refraction ni Temper Assassin. So far, good naman yung fourth pick ng Entity. May possibility ba na makite si Ursa? Yes, meron. Pero it's up to the Lion or the heroes dito ng Team Secret na merong stunts kung paano ba nila ibababad yung hinahabol or hinuhuli ni Ursa. Para hindi makait yung Ursa. Kasi ganun lang din naman kadalasan yung sinasabi sa carry na to eh, di ba? Kaya ayaw ng mga teams na or players na kunin tong Ursa. Same goes for Troll Warlord. Eh, sobrang dali nga naman daw makait na hero. But with the draft ng Team Secret, tingin ko decent to para alalayan etong Ursa nga na makapatay. Makahuli. Okay. So, for Entity naman, pwede sila ditong mag-mid TA or not.
Kasi, ba't nila ibaban yung puck in the first place? GTA naman din sila sa mid. So, there's a possibility na maging carry na lang din to team. Mamaya, makikita natin yan. Kasi syempre, hindi naman sila yung last pick. At pwede pa makapag-react ulit yung Team Secret. Mm-hmm. Okay, so ayun nga po. Sabi ni James Agar, ito, Jay natin to eh. Samahan nyo naman, Sir Mike, tuwing madaling araw. Huwag ka mag-alala, kami na yung huling ngayon. Ay, oo. Dulo na kami ngayon. Ah, talaga GA. Talaga. Siya. Dati sa ML kasi siya, kaya hindi siya, hindi tayo aware. Pero nalipat siya sa doubts ngayon. Ayun, hello po. Shoutout sa'yo. Okay, Boss Eugene, good morning, Kyrie Irving. Ramon, Adrian, John Del, Senpai. Hello. Yeah. Hello, hello. Good morning. Senpai Kleda. Good morning, guys. Ba't gising pa kayo, guys? Alauna na. Kaya mo sila manood silang Dota. Ba't gising? Laba kayo mga trabaho. Ano ngayon na? Thursday morning ngayon, no? Laba kayo mga trabaho. Baka mga naka-ano, baka naka-half day, yung mga ano natin dyan, mga tropa natin. Hi, Jace Green X. Hello, hello. Nako, kay Punch 023. Diba? Ganyang pangalan ganyang, lang, readable. Ganyang kulay, ganyang kulay. Huwag yung ano. Hello daw kay Paolo at Pat, sabi ni Z Paul. Hello. Pero last pick, Earth Spirit ng Entity. So it's gonna be a carry na Templar Assassin. Sabagay, okay nga naman ang TA against the Centaur, no? Yeah. Okay nga yan. Ganda yan. Pwede ba sila maging aggressive dyan sa may lane na yan? So, yung retaliate, diba? Yung few damages ng retaliate, pasok muna sa banga ng refraction charges. Hey, pwede mag-storm. Doom ay doom. Doom ay doom for entity. Pero, inisip ko lang kasi yung lane eh. So, yes. We'll see. Ano na natin? Pwede maging gawin, play dito ng secret. Hindi ko kailangan nila ng ano eh, taga-push. Mga DK, DP. Actually, DK maganda. Kaya naisip ko eh, OD, wow. OD, wow. Oh! You may now select your heroes. Pero job! Cordan! Pero sa bagay, si Cordan kasi ito eh. Sa bagay. Diba? Ganyan ang mga hero ni Cordan eh. Ember Pack. Ember Pack to Queen of Pain. Totoo. Hindi na kung ano yung ano eh, sobrang okay sa draft eh. Kumbaga pasok mo na yung comfort ng player. Oo. Ayun. Hello po from Japan, Senpai Kled. Hello. Sana all. Gusto ko mag-ramen sa Japan, tapos mag-gyoza, tapos mag-Disneyland. Di ba may Disneyland doon? Meron. Yung mochi, masarap dyan. Woo! Kaya nga gising kasi nagtatrabaho. Ah, okay. May mga trabaho GYC pala itong mga to. Hello, hello. O yung small world daw, kasi yan si Royce, taga dito sa may gentry. Tapos, dalam ako, kaibigan niya yung kababata ko, si Ina. Sa Bulacan? Mm-mm, sa Bulacan. Habi ko, small world naman, di ko alam paano sila nagkakilala. Connectodo. Wala lang. Na-chika ko lang, kasi nandiyo siya, lagi siya nanonood eh. Young merong, supporter. Diin nyo baka merinig, Boss Eugene. Meron tayong in-game sound mamaya, so, yan, hintay lang po tayo. Ayan, last game na po ba ito today? Possibly, boss, kung ma-2-0 na to ng kung Team Secret. Kung 2-0. Yan. Pero last series na po siya. Mm-hmm. Tingin mo ba game 3 tayo, James? Uh-huh. Gusto ko i-draft ng Secret eh. Pero game 3, ESTA. So may Centaur. Posibilidad naman siguro. Diba? Pwede, laban-laban lang yun. Okay na, mga idolo, ha? Si Derek, ka-trippers eh. Susuntukin ko ya mamaya. Papasulyap si Derek eh. Boss so, RC, hello! So, natingin sa mga reaction, no? Ayoko kasi nakikita yung mukha ko, Derek. Napaka... Mamaya, may mukha ko na naman dyan. My goodness! Hindi, ano yun, pampaganda ng tulog. Naku po, babe, baka ano kayo nyo, makuhuting kayo dyan. Ayan. Naman po sana, ikatok natin. Hindi, pantanggal nga ng bangungut yun eh. Ay, nanonood si The Boy. Good Dubs. Morning, The Boy. What's up, Dubs? Welcome to The Buzz. Kaibigan. Good morning, The Boy. Noon, may top 1. Kapal lang mukha. Wala naman sharer ba? Yun nga eh, no? Comment. Okay, guys. Mag-predict na kayo. 2-0 ba? O game 3 tayo? Lapag nyo na dyan. Facebook, YouTube, Twitch. Live na live po tayo. Okay, Boss Harold. Una siya nag-predict. 2-0, sabi niya.
pwede. Naku, ilang kaya ads ng 2-0 nito? Dahil pala tumataya tayo nun sa 1xbet, no? Oo nga eh. Talagang ano, mga scores. Wala eh, ganun si Direk, ayaw eh. Ayaw sa'yo. Damot yan eh. Ganyan yan! Ganyan yan! Ganyan! Siran-sira, walang mic. Oo, ugali niyan eh. Ay, wag mo mic pa. Ano po, uwi lang pa from London. Ay, ay sana from London all. Kaka-uwi lang. Mali. Ako din, puntawad na ako ng ibang bansa. Ako. Sana. Para mag-OFW. On the way! Ikaw din? Oh, same, same! It's a tie! Ayun! Tie! Kita-kits! Kita-kits na lang sa ibang ibayo. Ayan, yan, yan, yan. Kapilang ibayo pala. Tumasagot pa yung direct, susumbong kita, i-screenshot ko yan, ba't may ganyan? Sagot ka talaga, kala mo. Yung sound mo, akin na yan. Pero mid-lane yeah. Matchup naman natin, Earth Spirit up against the Queen of Pain. Sino kaya ang lalamang dito sa paluan mamaya? Naku, no one! Meron ka na naman i-activate, ha? Fix your problems. Charing. Maganda yung mag-chat si Cordan. Fix your problems. Uy, oh, over 39 Galisi daw ba to? Ala, 39 parang... Kaya. Kaya naman. Hindi ko kaya. Oo, kaya over 39. Pero okay. Medyo may kaba yan. Medyo may kaba. Kasi ano ito eh, Ursa, and then Templar Assassin and Pidun. ES, di ba? Yung mga pang-early na heroes yung meron tayo. Parang i-expect ko dito. Pwedeng umaga, 39 minutes kayang abutan, pero medyo kabado ako pag... May doom naman kasi, medyo matakaw sa kill din yun. Oo. Pwede, pwede yan, tropa. Pusuhan mo na lang. Sabi ni Boss John, break naman. Entity na to. Sana ma-50 over. Sana, sana, Boss. Good luck, good luck, good luck. Magpapanalo kayo, no? Yan, yan. Si Drake, sino sana wag? Lo. Sana all. Over yan, pre. Ready to risk, syempre. Grabe. Pero tama naman eh, di ba? Pag magbe-bet ka, dapat talagang ano na eh, willing to take the risk ka eh. Kasi yung pera mo, pag binet mo yan, i-expect mo na natalo yan. Yes. Walang assurance sa betting. So good luck, guys. And bet what you can afford to lose. Basic na basic. So mid-matchup naman natin, no one. What is happening to no one? Last week, Earth Spirit, kinakawawa ban on the bottom lane. Secured ang first blood by Team Secret. With first blood, Earth Spike, double ids! Buhay pa si Watson? Buhay pa, buhay pa, buhay pa. Okay, okay. Nabuhay pa. Pero by the way, the first blood, iatid po sa atin ang 1xbet. Get up to 6,000 pesos welcome bonus pag nag-register kayo sa 1xbet. This is the promo code, Kuya Nick. All caps, mga idol, at PM lang sa Kuya Nick's page para maasale sa group chat. Yun, good luck. Yes, sir. Agang, ano pa-birthday ni Team Secret, ah. Kasi alam ko ang mataas ang odds dito sa dalawang to, Secret talaga eh. Gusto yung kanina diba? Eh. Muntikan pa nga yung TA. Diyos ko, kung napigyan yung Templar Assassin sa may baba, makakabahan na ako dito sa Entity. But no one kinakain ng buhay dito sa gitna. Yes. Diyan ka lang talaga medyo makakawawa. Pero kapag may mga, alimbawa, earn blade mail na to, okay na buhay niya. Malagnan. And ito ah, bus yung... nga lang consumables. Pero at least, sakto naman din sa may timing na may paparating na siyang bote. Nauna lang yung Queen of Pain, that's why yung Water Rune, posibleng doble kay Queen of Pain. Uy, gumulong yung ES. Dalawa. Dalawa kay Cordan, guys. Doble kay Cordan. Malas. Loko pa. Malas. Owan, malas. Iyayari ka ng bata. Oo, bagit nga pala yan si Cordan. Oo. Ito mo yung sinuwa nung umaaray. Well, siguro kasi ando na din yung ano, hero factor na din. Mm-hmm. Diba? As napauwi tuloy siya. Eh, wala. Wala akong rune. Opo, alam mong lugi yan. 7-1 on the middle lane. Kinain talaga ng buhay. Samantalang yung bottom lane na nga ng Entity, parang delikado din, James. Oo nga eh. Akala ko mamaya, okay pa kahit pa paano. Kasi yung plan ng Entity kanina, very clear eh. Na carry nga nila to and they are confident na yung carry TA will face yung Centaur dun sa may baba. So in terms of harassment, diba, kala natin kaya makipagbigayan, sagutan, pero dun sa may baba, hindi. Siguro difference na lang yan ng supports. Kasi dito sa may bottom lane ang kasama ng Centaur ay Lion eh. Alam natin sobrang aggressive to support. Samantalang yung Entity mas gugustuhin ito na lumikot. Yung nga lang for TA siya yung nadedehado. Kasi instead na yung NP,
yung nag-aalay ng sarili niya to harass itong dalawang to, diba? Faye ang gumagawa ng paraan to choke yung secret on the bottom lane. Pero alam ko naman natin, di ba yan enough? But Poppy! Okay, good kill by Entity on the top lane. Though Crystalis pwede makaisa dito ngayon. Though disarm is out, another disarm is there. One more hit. Buhay pa nga dito si Kataomi. Prince Shock's available, but Entity's Fishman, mayayari dito nitong si Boom. Techies is alive, makakakuha pa siya ng bounty for his team. I guess it's okay. Pero kasi... hirap, no? Parang maga yung dalawang hirap lane dito ng Entity, no? Yes. NP kasi gusto niya yung lane na medyo idle eh. Nakatapat, yung alam niyang lalamang siya. Kasi masakit din naman yung base damage dito ng Entity eh. Kailangan mo lang talaga, kailangan lang talaga mas malakas ka in terms of harassment. Kaso kasi, pag binigyan mo to ng harassment, yung Team Secret on the bottom lane, papalagyan eh. Angat-gating ganyan, papatayin ka pa nga niyan, tulad ng nangyari kanina eh. So yun siguro yung takot ng Entity na baka mabigyan siya ng mabigyan. Kaya medyo play safe siya on the bottom lane. Pero Cordan with the blink, Diyos ko po. Yun lang. Dumadalawa na yung Entity sa may gitna, pero walang nangyayari. Oh, diba? Pero mga kaibigan, ha, game 2 na po ito. At nakaisa na po ang Secret. Isa pang pagkakamali ng Entity ay yaring-yari na talaga sila. DM World Mall as well. Ooh, to think mid bot kontrolado ng Secret. Even yung taas, ano nagsisimula yari na. Bakit lahat ng mga lanes ng Entity, no? Parang tumatagilid. Yun, hindi natin alam. Tapos yung lane din ng ES, parang may hirapan din yung ES dito na mag-rotate. James, 5 and 2 ang last hit dun sa may gitna. Ayun nga. What diba happened? Darag si Idol. 40. Aragoy. Manyari? ES, tapos ang last pick Entity eh, di ba? Oh, hindi, last pick Secret. Last pick Secret. Talaga ba? Oh, last pick Secret. Anong huli ng Entity Earth Spirit? Oo. Tapos nilabas nila yung Queen of Pain. Okay. Talaga. Pero kasi, yung isang lane lang dapat. Mm-hmm. Ang kaso nangyayari, di ba, yung sa Entity, parang both side lanes, naka-ano. Naka-tengke. 83-16. Sukordan, pag pinanood mo tong replay na to, talagang nakangiti ka hanggang mamaya. Isa sa mga pinapanood mo noon, ginugulpi mo ngayon. Pero diba? Support na lang to. Okay, okay. Andyan yung tatlo na pasabog naman na dito nitong si Techies. Kataomi with those plays. Sonic Wave given. Kataomi though very low. He will still fall. That's going to be a support trade. Pero mas maganda to for Entity. Dalawa yung nakuha nila. And if not for Kataomi, I guess mas marami pang nakuha doon. Tsaka ang ganda rin ang na-build na confidence dito ni Cordan eh. Alam niyo, sobrang yaman niya. Kaya kahit anong commotion ang mangyari sa kanilang side lanes, pwede siyang mag-react instantly even without the presence ng rune. Kayang-kaya niya talagang dumating. Kompleto rekado siya sa may mid. Owned na owned niya itong middle lane. And alam niya na kapag kasinundan niya si No One, mas magiging awkward for No One na mangmama lang sa mga side lanes. Kasi hindi nga siya lamang. Diba? Kumbaga pwedeng lamang lang si No One sa mga hero sa side lanes ng Team Secret. Pero kapag ka lumabas na itong Queen of Pain na talaga namang dinarag siya sa may lane, parang wala. Ay, hindi rin, no? Level 5 siya, kaka-6 lang. In terms of level, sobrang gap. So Cordan, job well done dito sa kanyang Queen of Pain. Kain na kain, tinanggalan ng silbi itong ES. Spirit. So far, guys. Yes. So far, wala pa pong nakukuha dito ngayon. Kaya... Radiant's bottom tower is under attack. Ayan, si Derek. Derek, yung ano, yung mali jam-jam. Thank you, Derek. Hindi ah, di mo nang nakaaway, baliw. Si Fishman, eh, aantokin muna dito ngayon. Good play, Boom securing that one. And parang bihira natin makitang ganito kaganda yung lane ni Boom. Diba? Yes. Boom panis. Boom panis. Kay Boom, Watson naman. Ayan na, nag-ano na siya dito. Nagko-call a friend. Ibang dimension ang pinagpa-farma ni Watson. Talagang dyan na siya magsisingit-singit. Kailangan na talaga kasi wala siyang ibang lulugaran eh. Yung ganitong area nga lang, alam mong medyo considered na hindi safe kasi may tier 1 top tower pa yung Team Secret. Pero at least, di ba, makakuha man lang siya dito ng farming spot. Pag na, meron naman siya mga naiwan na side drop. Naku po!
Naskan na ba nila sa TA? Hindi. Scan yan ng entity. Scan ng entity. Okay. Yung scan doon. So, akala ni TA may mga nandun na. Pero ayun, nag-scan din. Itong Team Secret, huwag kang uusan. Nakatakas na. TP. Oo, nakaramdam na si kaibigan tropa. Ang iniisip ko ngayon, Dayan, si Queen of Pain, hindi niya na din talaga iniiwan sa lane si Inoan para hindi na umangat eh. Diba? Sino na first game? Gotcha. Secret, idol. Ayan, Team Secret. And ngayon guys, 9 minutes into the game. 3K na ang kalamangan dito ng Team Secret. Talaga namang sobrang gandang laning phase ang nakuha nila. Pati pala Centaur, no? Pati Centaur. Stampede is there, okay. Sonic Wave, Stampede dito ngayon yung tatlo. Inabot pa nga itong si Tropang Fishman. Double kill for Cordon. Oh no, DM had fallen as well. Slow for this Earth Spirit. He rolled in, he wanted to punish someone, but he's dead. Wow. Triple kill for Cordon. What a ballsy play from Earth Spirit. Cordon will survive. Sheesha ball. Kinabala ng very, very light. Kinabala. Kabado lang ng bahagya. Oo. Napa-switch into strength sa kanyang threat. Salamat. Parang nilagyan mo to ng laso. I am so grateful. Nilagyan na nagduda. Oy! Tapang talaga ni Cordon. Hindi pa yun mo eh. Last off. Rolling boulder daw. Tumatake Enchantress. Okay, he will be punished finally with 3 heroes in from Entity. Stop. Into the double edge. Warak! Dito ngayon si Fishman. Again, para inipit. Makawala. Kaso, mga kaibigan, si no one, no escape for you. 2-for-1. Solid exchange for the side of Team Secret. 12-3. Ano yun? Sabi ko na eh. Kakabahan ako dun sa may over 39 na pinupusuan, di ba? Dun sa may Facebook tropa natin. Ayun nga. Kasi ganit, papalag. Oo. Kung ganito yung mga nangyayari kanina pa, talagang scary to for Entity. Paano nila i-drag yung game? Paano nila i-delay? Siguro pwedeng si NP na yung sumagot. Kaso nga lang sa sobrang hirap na mid laner nila, Doom na ang kailangan gumawa na paraan dyan eh. Doom TA, set up na maganda ang team fight plus the 2 supports or 3 supports kung tutusin kasi walang farm yung ES eh. Pero talaga eh, kailangan mo nila i-consider, talo talaga sa lane yung ES. So plan B is a must. Bawi na lang din talaga. Pero sino nga ba ang easy kill na pwede mong kunin for Team Secret? Meron ba? Enchantress, may untouchable. Lion, ang daming pang delay ng Lion eh. Diba? I-stun ka muna. Baka ma-ravage pa yung feeling mo dyan. May Hex. Ang dami. Ang dami talagang i-offer dito ng Secret. And also, may Stampede. Na isa sa mga ayaw din naman natin. Diba kasi pagdating sa habulan, hindi pa ganun ka-confident yung entity. Heavily reliant sila dito sa items. Dagger. Pero, ayun, may info eh. May info sila oh, dahil dun alam sa may trap. Alam! Kita-kita! Pinibait nila dito si Boom. Dito si Kataomi. Kaso, meron kasing stampede nga eh. So kahit magmalalim man siya ng ganito, hindi ko dead ma lang talaga to si Boom. Confident siya dyan. Shoutout pala kay Boss B! Good morning, Boss B! What's up? Visit ka, Boss B. Good morning, Boss. Welcome. Kasi nung nakaraang Predator League, di ba, hills-hills ang atake ni ate. Naupo kami doon ni Joby, kakain na dapat. Nihintay sila Nisha. Kagalit sila Joby kay Lanisha. Sin tagal daw, pinupulikat na daw ako. Gaga talaga yung ano na yun eh. Sira, ulo. Visit! Visit ka, boss! Visit tas may boss. Ando pa rin yung respeto. Ando pa rin. Visit ka po, boss. Mas ganun namin, boss. Pero ito, mas nakakamiss ata si No One. Gusto na niya mag-dota, kaso laging patay. Ano lang tumagal. Huli ka, boy. There's the red spike. Pero hindi ko muneta nga kay Earth Spirit. Ang pinulong. Uy, may damage yun. Patay si Eki. Pero si Fishman, may Eki din dito. Boom! Pero ang lalim naman ang pinangyayarihan ng teamfight. Hindi ko nga alam eh. Talaga, 13 minutes nandito na agad tayo sa gilid ng tier 2 bottom tower ng entity. Ganun naka-confident yung Team Secret. And also kung titignan mo rin naman yung draft, parang ang dapat ngang nagda-dive entity, meron silang global presence ng MP eh.
kahit saan pa dumako yung teamfight, alam mong may plus one kayo ng NP na yan. Pero wala, sa sobrang luge, sobrang hirap ng buhay from the laning phase, ang hirap din i-pull off ng mga ganyan. Backdoor yon, nakalahati din. Grabe, guys. Thank you, sabi ni Ursa. Na makapaniwala sa ganitong one. Radiant's bottom tower is under attack. Tumawa. Hirap na hirap na ako. Tumawa, cute pa. Baka yun yung cute, yung nahihirapan ka. Oo, pero may mga plema-plema ang nakasabit. Radiant's bottom tower has fallen. Ayun na. Kataomi. Inulit lang naman si Radiant's middle tower. Okay. Mga idolo, no? So, hindi ko di-expect na ganito yung laruan ng Team Secret. Dahil nga, again, entity yung katapat nila. Pero, kagulat-gulat din kasi yung ginagawa ng entity ngayon. I mean, medyo may error on their part eh. Hindi naging maayos yung lane ni No One, diba? And yung side lanes nila, kasi sige, sabihin natin si No One, makakontra talaga yun yung last pick ng Secret. Pero yung side lanes nila, at least na-fix dapat nila yan eh. Pero hindi. Talagang gumanda yung teams, yun for Team Secret all lanes. Pero kailangan naman ng continuous aggression ng Secret. Kaya baka mangyari sa kanila yung ginawa ng Etik yung game 1. Sa lane, pero naging hidden. Yun na nga, ano? So sa ngayon, Sonic Wave won't complete the lead work. That's gonna be Boom, Dead, saka Mighty Fishman. Gumaganda na to for the side of Entity. Kurdan, makakapag-blink out. Walang PPK kay tropa. Pinaganda na lang, no? Naligaw, kinontrol na lang yung watcher. Hindi, para talaga dito yun. Okay. Tama. Sorry. Kayo naman. Para mayroong rason kay Coach mamaya pag nag-meeting. Pag gumulong dun, di Coach kinuha ko yun. Watcher kasi. Para makita kasi pa kung mag-expire na Aegis. Rosa na mamaya. Nakakaloka naman to. Pero nakikita naman natin yung bawi eh. Di ba yung reaction ng entity na kaya naman din nilang pumatay. In terms of damage, meron talaga partida dun sa may part nga na yun. Hindi pa nabibigay yung doom eh. So yung pag-asa ng entity dito, meron pa talaga. Also, ito, yung mga pagpasok ng Team Secret sa entrance points dito ng entity na pipigilan din with those proximity mines. Yeah. So nga lang, with the units Radiant's dito na na-enchant Enchantress, magagamit talaga yan pang pop ng mga bomba. Pero bago pa man mangyari yun, dumugo na muna yung buhay ng Enchantress. Kaso nga lang, bottom lane with the Aegis and tapang ni Crystalis. Wala eh, Crystalis ata yan. Pero... Good morning, Kuya Nick, ha? May tanong po ako, kanino po kayo? Kay Boy Tapang o kay Asian Duck? Sino ba yan, Kuya Nick? Yan? Hindi ka namin kilala yan. Ano bang meron sa newsfeed ni Kuya Nick? Kanina nga sabi niya yung ano, yung diploma o ano eh. Diploma o discarding. Yeah, diploma o discarding. Si hindi ko din alam yun. Si Kangkong Chips yun. Hindi mo kilala si Kangkong Chips. Ah, okay. Kangkong Chips by Josh Mojica pala. Yun. Ang alam ko lang yung 299 na ano eh. Wala, mga chismosa yung, kayo dyan. Yung kay Boy Tapang ba ko, yun yung boxing. Naku, mga chismosa. Ano? Mosang. Huwag mo na kwento, JB. Huwag na, Kuya Nick. Pagka ganyan, Kuya Nick, pagka maglalapag ka, sa 1x bet ka na, di ba? Kasi meron tayong bonus sa 6K eh. Tama. Basic na basic yan. And gamit na kayo ng promo code natin na Kuya Nick, all caps. Basic na basic. PM good lang sa page. Guys, at bet responsibly. Lalo na't good luck din sa inyong mga bet. Kasi syempre kung tataya kayo, possible last game na rin naman natin itong second game. Pero kung hindi, at least diba makakahabol pa kayo sa third game or pwedeng maglapag na lang kayo dun sa ating live odds. Ayan. Sino naman yan si Cherry White? Hindi ko kilala yan mga idol. At Boy Tapang. Boy Tapang. Si Postoyo lang ang kilala ko. Please, grabe talaga kayo. Kayo ang ano supplier ko ng chismis. Wala, puro lang dark memes yung sa akin. Pero kalokohan. Pero ito may kalokohan na trip yung Team Secret. Mm-hmm. Ganda ng word, no? So good, mga kapatid. Talagang hanap ng gulo. Crystalis, ready ka na ba? No more ages for this Ursa. Pero yumayaman na rin yung TA Dragonlance Desolator. Wala pa nga lang stacks ng Desolator but still alam nating ready na yan.
Kailangan niya lang talaga maka-free hit. Kailangan lang talaga niya ng connection with the Doom and ES. Kasi guys, sabihin natin, support yung net worth halos ng Earth Spirit. Still, yung magagawa niya sa may teamfight, sobrang laki pa rin eh. From the silence, from the setup, diba? Sa pang-zone out din ng players from Team Secret, kayang-kayang gawin niya ng ES. Pero kailangan niya at least makatagal sa may teamfight. Magtagal ka lang, mangulit ka lang talaga para free hit sure yung TA. Kasi after ng pangulit dito ng ES, halimbawang mamatay siya, and then mabigay na ni Doom dito yung DM yung Doom niya, DA na yung next target sa inyo eh. Ito yan, yung si Kuya Lion nakatakas pa, joke lang, patay din yan. Hindi mo nalalaban yung Secret, out muna tayo dyan, wala si Gordon. Sabi niya, si Cherry White, Vincent's Lord. Ayun! Okay na, Kuya Nick. Kilala na namin. Mag-sinerge ko yan. Lagot ka susumbong kita, ba't kilala mo yun? Titignan ko yan mamaya. Kilala na namin, Kuya Nick. Tignan mo, oh, yung chismis ni Marjo, no? Grabe ka na, 2024. Grabe naman yung mga chismis niya. Uy, dako, walang iya kayo sa umaga, guys. Kaya pala gustong-gusto ni Sir Mike nagka-cast ng madaling araw. Puro kasi puro kayo chismis para lang kayong mga... Feeling ko ba chismoso pa yung mga lalaki kaysa babae talaga. Buhay. Ganyan kayo guys eh. Buhay kayo sa chismis. Siyempre, nakakapanghina. Talagang ang unti ng ano natin ha. Batayan na ng aggression from Team Secret. Nawala yung Aegis. Nawala yung lead. Tumigil yung, yung aggression from Team Secret. Siguro may kasama din kasing takot. Kasi tingnan mo naman kung saan nakakalat yung mga proximity mines si Dekis. Sa halos lahat ng mga entrance points dito ng Secret. So, di ba, hindi ka talaga makaka-advance eh. Pipili ka ng lokasyon, iiwasan mo yan. And also, hindi lang yung proximity mines ang information provider nila. Even the side traps. Nandiyan para mag-provide ng vision. Ang dami nilang vision. Magdo-double. So yung entity talagang nakaka-dodge lang sila habang hindi pa sila ready. Double Shiva nga ata gagawin nila eh. Tama ba? Mag-Shiva si Earth Spirit. Oo. Alam ko pa Shiva din siya. So basically, okay yon. Kasi syempre kailangan din ng regeneration dito ng Secret. Kailangan mo din talagang i-deny at least. But, entity... Tsaka dyan kumakapit yung kursa eh. Diba sa regeneration sa lifesteal? Yung Shiva, AOE siya na lifesteal reduction, slow, and the movement speed slow. So, or attack speed slow, ayan. So, dyan talaga magiging awkward yan for Kyop and also for Ursa, lalo na sa kanya. Siya ang heater for Team Secret. Di natin alam, baka magamit din yung Shivas na yan to kite etong Ursa. Vision din, di ba? Mm-mm, vision. Ayan, dagdag mo pa. Pansit Canton muna. Ay. Pwede naman. Opo, sarap pa rin. Sorry. Ating Mean. Uy, quick kill ba? Quick kill, possibly. Kaso yun lang, mga kaibigan. Anong quick? Ay. Punta akong Dota 3. Naku po. Ay, yun na nga, gandang standby boom. Akala ko makakatakas pa eh. Wala ko din eh. Pero kasi yung layo niya, medyo katabi pa din eh. Kahit na may bato yung gulong niya, alam ko meron eh. Grabe si pero diba, Nick. Hindi siya nakalayo. Pero ito, tingnan mo yung comment ko eh. Talagang updated ka, Kuya Nick, ha? Alauna. Alauna. Nunoorin ko ngayon. Eh, ang alam ko lang kasi talaga esophagus, esophagus. Spoilers si Kuya Nick. Talaga yung mga alam ko eh. Medyo ano kasi kamukha kasi sila ni Myung lip bite eh. Sa talaga mga exotic Myung. Exotic ano. Pero ka kasi Myung eh. Hindi mo na nasusubaybayan siya. Oo nga eh. Ang tignap ng mga nakikita ko. Everyday. Ayan na nga. Sadgate 2024 na. Sadgate pa. Alam ko naka-live siya kanina eh, bago tayo mag-start. Ewan ko lang kung ngayon. Naka-oo. Nang iscam doon. So, follow niya na kayo sa TikTok niya. Yung lip bite at bumili kayo ng mga produkto niya. Pero ito na nga, smoke for entity. Maghahanap ng gulo. Possible Roshan ang makukuha ng makakapanalo dito. Wrap around play. Medyo lumalayo yung Queen of Pain. Pero, may makikita pa ang entity. Ang ganda rin pala na positioning ng mga bomba, oh. Ayun nga eh. Talagang pero, bawal kayong pumunta dyan, Secret. Sandwich ata yung entity dito pagka mabante si Queen. Eh, no? Kaya naman kasing kunin ng both teams yan, eh. Na, pinapera na. Oh, ah,
Alright. Ano ba na to? Ano may... My sprites are with gem. Okay, wala pa lang gem. Naabot lang ng sentry nila. Teka, so, yung unit na lang ni Enchantress ang gagamitin pang provide ng information. Ganda pwesto ng entity, oh. Ayun lang! Talaboso! Nakita nung siya! Kanya, kaso si Mistress kakita sa kanya. Sulit may bigay. Pulong pala, oh. No one makakatakas ba? Naka-blade mail. Kaso lang, crystallis. Basag na. And eto, pag si Eki sumama ng stream 3-4-1, napakasama nun para sa team. Secret! And no, no, there's boom about to be deleted. Nagsama na lang sa hukay ng isa. Pero Queen of Pain, umuwi na lamang. And this is a free rush for entity. Dahil TA naman yung naiwan na dito ngayon sa side ng Radiant. Okay na, pwede na bumasag to, pero kawawi yung Team Secret dun. Oo. At saka parang nakita ko na yung ganitong klase ng playstyle. Ganito yung ginagawa ni Moon eh. Kapag talo siya sa may gitna, inaalay niya na lang talaga yung sarili niya. Diba kahit pang support na yung network niya, inaalay niya yung sarili niya, gagawin niya lahat, babato niya lahat sa may teamfight. Kung mamatay man siya, okay lang, basta slowly nagiging bida na yung kanyang mga kakampi. With that teamfight, nagkaroon ng 6 charges ng Desolator dito, etong TA. And also, heavily controlled din kasi yung Ursa na walang katabi. Pinagtataka ko, nasan yung mga tagapagtanggol dito ni Ursa? Na-doom na nga siya sa gilid, yung tinatakbuhan niya medyo off na din. Kasi nga, nasa likod niya na yung tatlo eh, ng entity. Nasaan yung Lion? Nasaan yung Enchantress? Diba? Kumbaga, ang hirap eh. In terms of preparation, papunta dun sa may roster na yun, kitang-kita natin na entity talaga yung lamang. Diba? With the side traps na nakakalat dun sa may Healing Lotus area and also yung mga proximity mines din. So alam mo na kahit hindi ka mamatay dun sa may mismong rush pit, once na tumakas ka, once na nag-try ka na maglakad palayo, di ba, papunta sa may base mo, dun sa side ng tire, alam mo may kalalagyan ka eh. Alam mo may tatapos pa rin sa'yo na damage. So yun naman yung isa sa mga pinanghawakan ng entity, investment talaga going into that Roshan. Yan. Tsaka si Earth Spirit kasi hindi na siya easy pick off. I mean, Crystallis, nadidismantle niya si Earth Spirit, but the moment nakagulong siya, wala nakapatay dun sa mga nakacheck kay Earth Spirit. Yes. I mean, he was dead, pero tatlo na yung patay nun sa Team Secret. So, basically, masayang-masaya ang entity sa mga pangyayari. Happy talaga, pero nag-stampede para saan? Bottom lane 2. Okay. Why pa? Pa? Teka, Crystallis. Nakakahit siya, no? Si Crystallis. Oo. Kaya na nga. Ano bang item yung Crystallis na? Kapag na-check na yan ng, natin, ng cameraman, saka natin masasabi yung mga kailangan pa niya. Or at least, kung ano ba yung mga kulang. Kasi for now, for entity, okay sa kanila yung nangyayari din. Okay na okay talaga. Slowly but surely lang. Wee! Gather out may Eki. Kita nila to, ha? Pabay na yan. Pag-giveaway na yung kill na yan. Vision. Grabe, kailangan mo ng gem sa ganitong klase ng lineup. Pang early gem to. Truly. Hirap yan. Bulag na bulag. Tapos ang daming side traps na nakakalat. Pagka kapag kasi sumugod na yung TA or at least meron siyang lokasyon na pinuntahan, expect mo na eh. Yung mga side traps na nakakalat. Vision provider. And also slow kapag team fight na kayo. Times 11 daw or times 8. Powers! Sana all! Hindi naman tayo nakahabot. Yan ang mga sana all sa buhay, no? Kapag katating sa mga comeback game. Talagang ang natatayaan yung mga wala ng comeback. Yung mga talaga sure lose na. Pero tingnan natin, baka naman mamaya eh may plano pa pambawi yung Team Secret. Pero parang sa ganitong klase ng facing, sobrang na-delay na sila or at least na-lugi din. Kasi yung timing na lugi na yung Earth Spirit, parang tingin ko darag na dun yung entity eh. Kaso ngayon nakabawi na siya eh. So ang kalaban mo, back to 3 cores. Instead na kanina, 3 supports. Diba? Consider the support. Kasi nga, support ang net worth. Pero, wala guys. Tumagal, humirap ang buhay dito ng entity. Ang strength naman ng Team Secret, sorry, ay magmumula sa mga pick-offs. Sobrang lakas dito ng burst damage ng Team Secret. Radiant are scanning. Kung tingin ko, okay lang na mauna sila sa susunod na team fight. Also, kailangan nila ng vision just so they can see the doom. Also, kaya nilang iwasan yung doom. Sana! Maiwasan. Hard move moments. Portrait na ganap. Pero
mga kaibigan, Crystal is trying to check the EMP drop. Okay. There's gonna be the Stampede safe. Orso will just have to be safe. For the duration lang naman ng Doom. No one need to check the EMP drop. Without Doom, pwede po malagulit ng Team Secret 10. Kaso for Ursa, rather, kailangan niya muna mag-reset. Diba? Kumana muna dyan, tropa. Kasi siya lang talaga yung focus dito ng Doom eh. Lalo na't yung Queen of Pain, hindi mo naman siya basta-basta nakikita din sa may teamfight. Range 0 siya, meron siyang Blink. Pwede siyang pumasok sa teamfight anytime soon. So, ang pinaka-vulnerable target talaga would be the Ursa. Yun nga lang, sobrang kawawa ng Ursa. Kasi dun sa may duration ng BKB niya, naka-Doom lang siya eh. So, paano siya papalo? Paano siya magwawala? Hirap yan. Nawawala na yung buhay dito nitong si DM. Without that Doom, eh okay sana. Kaso lang mga kaibigan, napalaban ng malalayong Secret. And hindi yun maganda dahil nga hindi lang naman Doom ang problema. Triple kill for Watson. TA had begun to be a problem as well. We might go for game number 3. Posible talaga. Kasi yung Ursa hindi na natin nararamdaman eh. Kasi sa sunod-sunod na teamfight na nangyari, ayan, pababa na yung nagiging net worth ng Ursa. Kasi wala na siyang progression eh. Every teamfight, wala na rin siya halos nalileech. Kung makapatay man sila dito, most likely support lang. Laging doon nagre-revolve ang buhay ng Ursa from the last 3 teamfights na nangyari. So, paano to sasagutan ng Team Secret sa ngayon? Wait for another Roshan? Yun ba ang ating katanungan? Kaso, pagdating naman to sa may susunod na Roshan, isipin mo pa din na merong vision advantage ulit yung entity because of that trap. Yes. Laging sila yung mauuna eh. So, bago pa tayo pumunta doon sa may possible Roshan timing, kailangan nating makita na gumalaw yung Team Secret. Sila yung mag-set ng team fight. Easier said than done kasi nga in terms of vision, sobrang kalat talaga to for entity eh. So, hindi mo alam kung magsusmoke ka, baka meron dyang side trap na nakakalat, baka kita ka, or yung mga bomba, masense ka. Yes. Daming problema, guys. Dami. For entity kasi, Diane, kanina yung Shared Spirit, wala, hindi mo siya i-consider as problem eh. Mm-mm. Pero ngayon, hindi man ganun kasakit yung mga skills and everything, hindi man ganun iniinda ng Team Secret, hindi na kasi siya ganun kadaling patayin. Yun yung nagiging pasakit ni Earth Spirit or netong ang sinuwan every team fight. He's just given those skills, those disables ng hindi man lang napapunish ng malala. Diba? Totoo. Dead, wala talaga. No one naman. Ano daw si no one? Late bloomer daw siya. Yun late na. Late male conversion. Okay, Shiva, itutuloy niya na. Ano lang na onte. Na-delay lang. Pang ano lang, pang search lang yung unang Shiva kay Doom. Mm-hmm. Tapos itutuloy lang nila yung ano. Kulit niyo. Tsaka ang tapang na din ni no one. Yan yung confidence na ayaw mo talagang ibigay sa Earth Spirit. Kasi isa siya sa mga heroes na pwedeng mag-push eh. Mag-push ng mga lane na mag-isa at hindi rin siya yung hero na madaling hulihin. So kahit mag-push siya ng lane na mag-isa, alam mong time-consuming kapag tinry mo siyang bisitahin or reactan. But eto na nga, napareact kay Cordan. Kita mo, side na yun ng entity eh. Side na yun ng entity. Ina-sense pa din ng entity kahit na wala silang vision doon. Talagang na-sense. I think sa trap. Sa trap talaga yan, or at least may nadaanan na bomba dito etong Queen of Pain. Kasi yun lang naman talaga yung two skills na makakapagpasakit ng ulo mo. Ay, hindi. Yung ano din pala, yung mga chocolates din eh. May entity kasi yung entity. Damay mo pa. So, isa din yun sa nagiging sagot. But right now, yung heroes kasi ng Team Secret, mga kaibigan, kulang pa yung items sa ngayon. Ha? Boom! Yan, BKB siguro para sa kanya since yung magic damage talaga yung naging problem. After this, pwedeng lumaban din ulit itong Team Secret. Hindi naman nahuhuli din in terms of farm yung Secret kahit yung Ursa eh. Kasi yung Ursa meron siya ditong Fury. So kailangan lang talaga eh tuloy-tuloy yung kanyang farm sa gubat. Kasi ganun yung nangyayari for TA eh. Bukod sa tuloy-tuloy na farm, mayroong pang-kill. Ayun, nakakuha doon si Tristolis. Yan ang mga pangarap niyang pangbawi. Nahanap niya na yun. Pero kita mo kung gano'n nakagreedy din dito yung Secret. Hindi na nila to area eh. Diba? Pero ito yung pinipili nila na tambayan. Kasi nga, ito na yung halos makukonsider mo na safe spot for Team Secret eh. Yes. Hindi na halos tumatambay yung entity sa mismong gubat nila.
So kung dito mo sila pa-farman, in terms of vision, alam mong medyo limited. Kung meron man, limited pa din. Compared sa vision na meron sa gubat dito ng secret, kung tutuusin. Ang kailangan din nila. 15 and 19, 3K ang kalamangan ng entity. Paagandahan pa rin naman to ng susunod na teamfight and also secure ng susunod na Roshan. Yun lang talaga ang aabangan natin. Sino ang gaganda ang buhay dyan sa may susunod na Roshan na makukuha? Is it Entity para magtuloy-tuloy na or Team Secret? Huni niya yung overdrive ko na yun. Ano, diba? Gagana talaga eh. Ang idol lang Secret kanina eh. Lamang sila pero idol ang mga idol. At least, diba? At least mga kaibigan nakakahinga sa Entity. Yung 5K gold lead, bumaba na ulit down to 3K. BKB up for Secret. Pwede silang mag-attempt ng laban kaso ito. Grabe tong dalawang to, no? Kahit iba na yung mga players halos, parang dikit pa din yung laban eh. Alam mo ding parang yung original roster pa din, pero Entity with a smoke. Hanap, usap, deal. Pwede nilang maidil nga dito itong si Poppy. They do have the vision. Mabanted yung si Enchantress only to get some info, but he will get the damage instead. Oops, DF for someone. Birds fight into the Stampede. They don't want to fight. Team Secret, ayaw pa nila. Since na nga nawala itong si Enchantress, no one gigil na gigil. Silence towards Lion, but the slow won't connect. Both teams will be safe. Aside from Enchantress. Ang naging alay, ang naligaw. At saka tingnan mo yung map, James, oh. Parang, ewan ko may lulugaran pa ba ng lalakaran yung Team Secret na hindi sila makikita going dito sa may susunod na Roshan natin. Pero at least night time, nag-respond si Roshan. Somehow merong advantage yung Team Secret sa may area na yan. May tier 2, may outpost. So kung magkamaliman sila dito, eh pwede sila mag-buyback. And also walang investment ng mga traps and bomba dyan sa may taas. So kung masesense to ng Team Secret, tingin ko ito yung mas easy na ruta para sa kanila. Top lane, top Roshan. Binigay para sa kanila yan, no? Team Secret. Pero tingnan natin kung makukuha din naman nila kasi so far, ang umangat-ngat kay Roshan ay Entity. Kaya, wala din naman kukontest so far for Team Secret. Kasi sa nakikita natin, nasa mapa lang naman sila, hindi sila nagpupunta sa Twin Gates. Wala, gusto pa talaga nila ditong makuha muna yung mga items na nila. Ay, meron ng BKB para makuha mo dito. Radiant's middle tower is under attack. Aegis and Cheese, ako tuluyan na talaga tong nakuha ng Entity. Hindi ka dire-diretso na dito for Entity eh. Talagang yung road to game number 3, unti-unti nang nagiging malinaw. Makatotohan. Oo, dahil nga sa nagiging galawan nila, but for the side of Team Secret, may pag-asa pa nga ba? Naku, na-deny pa'y kill. Kay ES. Ganda-ganda si Ipa ni ES. Nakungiti, nakungiti. Game 3 daw. Nakataya ka dito. Gay! Ah, sinungaling ka. Gay! Bakit? Game 3, edi okay. Para panalin tayo natin. Oo, game 3. Ready ako dyan. Yo. Si Morning first. Pero ito na nga, gumagawa na ng play ko. Dex in the glow, si No One. Wala na yun si No One. Diyos ko, kahit mamatay yan, parang wala na, hindi na nakakabigla. Kasi tingin ko, wala, way na nila yan eh. Para ba siyang si Moon? Bait na siya, oo, bait na siya dito sa game natin na para ma-force sa kanya yung mga big skills sa Secret. Nagamit nun yung Stampede, nagamit nun yung Finger of Death. So ngayon, di ba, nagmatapang yung Entity kahit na wala si No One. Nag-smoke of the seat sila. Aegis pa rin naman yung Templar Assassin. So maghahanap sila ng gulo, pagandahan na lang to na posisyon. Yun, na-break, pero tumakbo. Ge. Maabutan pa nila yan dahil nga doon. Napakagandang play na yon mula kay TA, silencing some of them. The Doom is there for this Orso, and I guess he's dead. He's really low at the moment. Nothing to sustain his boy. Eki will be calling. Orso survived, yes. Nakapatay din naman sila ng isa. Pero mga kaibigan, eto naman. Lalaban yun nga kung Entity. Orso, he's settling for a while. The Doom expired already. Nag-re-regen siya sa base, getting back.
dito ngayon sa may bakbakan. Won't be a problem kasi malapit lang naman yung pinangarihan. Pero 4v4. Magiging story ah. Arasma na nga, ayun o. Int, attack speed, armor, mana regen. Ah, meron din to. Okay, yung effects nga pala ng Witch Blade. And then magic resistance reduction for 20% for 4 seconds. So magic resistance, sakto yan, no? Meron silang Chen, meron silang Lion. Pero, hindi kasi natin sobrang na-appreciate yung ganung combo nila eh. Sama-sama gaming na kasi ito ng Entity eh. Kahit nga kulang sila ng isa, namatay yung ES kanina, nag-smoke pa yung Entity. Namatay na naman itong NP. Kita may positioning dito ng Entity. Tikit-tikit pa rin, mahanap pa rin ang gulo. Silang ng G ang Entity road to game number 3. Pero sabi ng Secret, kapit lang. Huwag muna. Si Poppy dito. Oh, yung horse tap. Hirap mo daming bomba. Bombastic ka talaga dyan. Patay na naman si Tropa. Bombastic play mula dito ngayon si Tekis. Sabog eh. Sayang no, yaman ni Cordon kanina. Yaman ng Centaur. Siguro laking, oo, laking panghihinayang niya sa kanila. Available yung Sonic Wave. Available yung Figure of Death. Pero wala silang ibang ginawa kundi yun na nga. Tambay lang muna sa may gubat. Mm-hmm. Medyo natakot sila pero hirap yung ES eh. Mm-hmm. Diba? Ang hirap ni No One eh. Siya lang. Sa partida, yun na nga ang maganda. Partida, mahirap pa talaga si No One. Pero buhat na buhat. Mahirap ako. Pero mayaman yung dalawa. Oo, ayun, yung mo. Grabe. Highlighted si EH as it do. Ito, oh. At ito na nga, kumakalabit na si Watson sa may tier 3 bottom tower ng Team Secret. Easy delete ba itong Puzzle of Barracks na to? O kaya naman nilang tanggalan ng Aegis 50 seconds before that Aegis expires? Kaya ba? Kasi walang pang out of position dito yung Team Secret eh. Diba? Kumbaga, kung papatayin mo yung TA, kailangan mo talaga itong suburin dito sa gitna. Ayan na nga, sumugod na. Ito? Na naglaho na nga siya. DM though is very low. Ito ka BKB, so makakawala, okay? Na-hex naman na dito ngayon si No One. Bato-bato siya muna ngayon na 4-stop. Makakatakas, gulong pala yun. Has it been completed or collected? Secret. Just don't want these guys to go up top. Gusto lang nilang protektahan yung tier 3. Tanggal lang yung advantage, no? Oh. Pero wala tingin ko medyo napaganda pa yon for Entity kasi yun na yung gusto nila eh. Expiring na yung Aegis eh. Diba gusto mo na lang din masulit? And ma-force somehow yung kahit na ano from Team Secret. Nakapag-BKB din yung Ursa eh. Diba? Nag-BKB siya dun sa may likod. So wala naman din nangyari. Aegis na bura lang. Pero ready pa rin itong Entity for a round number 2. Ang hindi ko alam is ready pa ba yung Secret? Patay na naman kasi si Eki. So, that's just 30 seconds. Pero parang coping na yun for Entity. Dito ngayon si Mortan, Lumon ready popped off, BKB out lang naman si Tropa. Hirap and Cordon could be safe. KOE Doom? Ano bang item ni Doom? Boset yung Ursa Centaur dyan, ako po. Ano na, may pag-asa pa ba Team Secret? Ilan kaya win probability dito? 2%? 1%? Kasi kanina 50-50 eh. Nakita natin. Ah, totoo. 80-20 siguro. Highly likely. Ko, parang wala na yata itong 20%. Tingin ko, nasa less than 10 na lang itong win chance. According kay Dota Plus na medyo fake news. So, yan na naman. Pero tinan mo, angas ni No One, no? Wala. Diba? Sabi, ang cute eh. Wala na kasi siyang pakialam kahit mamatay siya. Basta makaskip siya. Oh, ganun na talaga eh. It is what it is. Pero nag-smoke na yung Team Secret. Meron ba silang new item? Meron ba silang location? Is, wala silang vision eh. In terms of vision, nasan ba yung ward nila? Wala oh. Kaya nga namamatay si Eki. Gusto mid? Niya maglagay. River lang yata. Yun natin sa may mid. Pero sobrang bitin nun. Alam naman natin. Kasi hindi na yan yung area na nilalaroan ng Entity. But in terms of, syempre, yung runes, diyan naman kayo makakuha ng impormasyon. Kaso nakakalabas ba sila sa mapa? Yan, kahit na may rune. Ano to, Lasura na? Possible. Depende. Makakapatay sila? O sila yung mapapatay.
Sayang yun. Nakatunog na si Entity eh. So, andyan lahat. Silence for Cordon. B-84. Here we go. Now, 1-1-3-1 sila. Cordon, Papa, that's the Victor Reyes. Doon. Nabura naman na. Dito, Stropa. Teka lang. Napakain muna ng keso, mga kaibigan na buhay. Pangain itong sinuwin. That's gonna be cool. Oh, no, no. Team Secret. Secret. Oh, malupet. Pero mas malupet dito ngayon yung ngang Entity at tinatago na lamang sa baol yung Secret. Cordano na mega killstreak, finishing off Fishman, but that's just a support and really happy with what's happening. Happy talaga siya. Siya yung pinaka nagbe-benefit eh. And also kanina pa siya mayaman eh. Wala na yata makakapigil talaga kay Watson. Kahit Ursa, kinakait na lang din nila eh. Pati Enti nakikipalo. Sense of damage, sobra-sobra na yun na i-offer din ng Entity. And also control. Dalawang melee na course ng Team Secret. Paano mo sasagutan yung... Ay, tapos na. Spoiler! Paano mo sasagutan yung Doom? Yung AoE Doom? Ala, ayun, no? Anong ganap natin dyan? Walang Lotus, walang Lincoln. Tsaka wala na AoE Doom na eh. Deadman na talaga dun sa mga Lotus Lincolns na yan. AoE na. Ano na? Game number 3. Let's go! Hirap eh. Pupasok yung Enchantress, pero deadma talaga sa kanya. Lalo eh, Ursa, pagpasok, parang ang sakit sa mata. Kasi wala siyang mapalo eh. Pati yung ES kanina, pinapalo niya, pero after nun, cheese lang. Ganun na ka-annoying yung lineup dito ng Entity. Kanina, sobrang dali ng buhay ng Secret. Dinarag nila sa lane si No One, ang yaman ni Cordan, at ang yaman dito ni Boob. Pero parang yung yaman, di ba, tin-transition nila papunta talaga sa farm. Farm ulit. Kasi minsan may mga ganun eh, kahit sa pubs na experience natin yan. May tipong kahit panalo tayo pagdating sa may laning phase. Tapos may isa tayong... May isa tayong player na, uy, tara, laban na. Teka lang, hintayin lang natin itong BKB. Natin itong Witchblade. Di ba, lagi may ganun. Doon pa kayo nadadali kasi gusto pa hintayin yung gantong item. Agad sa maghihintayan na lang talaga kayo ng itemization. Wala. Sunod-sunod na yun, domino effect na yan. Okay, hintayin na natin yung 4 staff. Hintayin na natin ganito. Malapit na 100 gold na lang. Diyan na bait yung secret eh. Naghintayan sila in terms of itemization hanggang sa yun yung naging recovery period ng Entity. Yes. And yung mga item na yun, hindi yun enough para masurvive yung binabato ng Entity. Diba? I mean, yes, plasma is good, but at this point, hindi ka naman din makasulit ng mga hits and skills and everything kasi nga nahuli ka na dito ng Entity. Diba? Ayun lang naman yung nakikita natin problem. For now, side ng Secret. Pero, guys, ganda ng bets natin. Panalo tayo sa game 1. Game 2. Talagang game 3 pa, no? 15K yun, di ba, Direk? Saraulo ka eh. Grabe ka mag-bet pack. Wow! Pengi kami sa Direk, ha? Pero inaabangan na yung possible na last draw siya natin. Sa pag-uusad ng game natin, parang tingin ko malapit na. Malapit na. Malapit. I mean, nag-comment to. Sabi, Dayan, pa-shoutout naman. Di kayo nagbabasa ng comments. Tamad. Ayun, tamad to kasi. Wiset! Wiset! Ayun na. Mas nakakabwisit to para kay Lion. Lagi siyang namamatay kada labas, oh. Parang wala nang oras na buhay to stroke. Awawang bata. Pero meron namang NP na pumanaw. Kaso nga lang, hindi pa rin kasi niyan mapipigilan yung aggression ng Entity eh. Kasi yung NP, ang bilis sumagot, di ba? With the teleportation, may buyback available pa. Pero may buyback na ba yung NP? Is this it, Pansit? Oh, pwede. Buyback na for Lion. Link out for Gordon. Is the Centaur. Flaunting is Shiva, pero walang inaabot yung Enchantress. Fight out. Happy to see you. Pero inaabot si Isden. Naku po, dinaanan nila lahat ang bomba, oh. Nag-happy new year sila dyan. Nararola ka pa, ating ka mo. Go, Prince, go. Oh, wala, rekta yun kapag ka natalo sila dyan. Patayan na ang umpisa ng katapusan. Yung Team Secret, mga kaibigan, is sumukan lang naman lahat. Hindi pa nila napatay etong si Doom. Double Doom. Cordan, trying everything, but I guess... It's not enough. There's a buyback for Queen. Ekki will fall.
Crystalis, makakatakas naman with the Earth Shock. Kaso lang, tinadyakan sa mukha nitong si No One. He's dead. 90 seconds gone. Depensa lang dito sa may mid. Depensa ang militar. Pero, it's over. Pwede na to para sa NTT and they would most likely take Rosh at this point. Mm-hmm. Kanila na yan. Wala nang makakapigil. Hirap panoorin ng Ursa eh. In and out siya sa may team fight and kung tititigan natin yung nagiging playstyle niya, parang ang sakit sa loob makapanood ng ganung carry na pinakait lang din talaga. Mm-hmm. Ang plano kasi with this Ursa, syempre sila yung maka-early. And also, kahit kasi siya from the team fights, kung meron kasi silang Aegis kanina pa, di ba dead ma yung Ursa kahit makait siya eh. Pero baliktad kasi yung situation. Instead na yung Ursa sana yung baratrat sa objectives ng NTT, dun sila nagkulang kanina pa. It's TA na nag-a-abuse ng ganyang objective taking with the Desolator. Ang bilis lang. Talagang napakasakit din naman ng damage dito ni TA. Almost 500 damage. Isang palo pa lang ng normal. Paano pa kapag ka mineld strike yan mamaya, di ba? Talagang may mabubura. Perky yung secret. And also, push na. Ang GG push na to. Okay. Wala nang paki si Watson, no? Tatapusin ko na to, guys. Gusto kong gumame 3. Ayun yung meld strike na nga. Magkakaya rin na Doom given for this Centaur. He's escaping but won't live. Goodbye back for Centaur. Talaga namang napagulo na ng pangyayari. Kataomi, Wolf of Nance of Cardan, TA. Malayo lang, kaso may AIDS pa itong ang TA. Deggies and bot back. Fishman, inahabol naman dito nitong si Boom. Nakita mo yun si Watson, napakakunat talaga ng mukha niyan. Fishman, magsusurvive. Ay, naku po. Sinong gusto niyo po? Pero uy, tumatapos na lang. Tumatapos na yung creep. Ayaw sila pag-defending ngayon. Sige, subukan nyo. Here's gonna be the blast. The Doom is there as well. Fishman focusing the Ancient. Rekta-rekta. Game 3 secured. Dadabog pa si Direkta. Dadabog pa. Kung maaari ka pa. Hindi, naglalaro yan. Ah, kaya pala. Akala mo, ano eh, no? Akala mo kasi gumawa. Akala mo, gagalit kasi game 3. Hindi, nagagalit yan. Namamatay kasi siya. Ako po. Nalulungkot to game 3 pa talaga. Pero parang tingin ko expected ko din yung game 3 eh. Oh. Kung gaano ka-close yung labanan natin sa game 1 and game 2, parang alam mo talagang tong dalawang to eh. Capable. Kabisado ang isa't isa. Oh, so yun na nga, yung talent, yung performance nila, eh, pang game 3 talaga. Ayun. Game number 3. Tatagal ng mga laban ng mga to. Sa Western na, no? Oo. Sa hindi sa bagay. 50, game 1, game 2. Kikil parehas eh. Wala tayong makagawa dyan. MVP muna tayo. Yan, silipin natin. Sino kaya? Sino ba ang ating match MVP? Ah, wala pa? Sino na lang muna sa atin? Sino sa'yo? Dinko. No one ako. Hindi, joke lang. The bait, no? Either TA or Doom. Master. Baiter. Pero sige, try talo? Na mag-panalo. Panalo. Panalo. Pahingi ako dyan. Times 3 yun eh, di ba? Times 3 na.